Medyo nasa side kasi siya nung extreme, tapos iba yung pakiramdam pagka mayroong speed, mayroong rush, parang ganun. Tapos, syempre, pagka natatakil mo yung mga mahirap na courses, baga parang fulfillment din na na-achieve mo yun. Ang downhill is, generally, mag-start ka sa taas ng bundok, tapos oorasan ka pababa. Gagawin mo yun, syempre, mananalo yung pinakamaiksing time. Pero bago mo siya magawa, meron kang mga dadaanan ng mga technical sections. Merong mga rock garden, may root section, may steep section, may jump section, merong pedaling section. Hindi lang siya extreme, pero kailangan physically fit ka rin, tsaka yung focus din, importante. Kung mag-i-start ka muna, I suggest na mag-start ka sa cross-country na may mga downhill portion. So doon mo na pa-practice yung mga descents. Tapos, hindi mo lang siya bababain. Pag downhill racing kasi kailangan, hindi mo lang siya babain. Kailangan babain mo siya lang mabilis kasi inoorasan ka. Siyempre, calculated lahat ng risk. Magagawa mo siya ng kailangan consistent ka at hindi ka dapat sumisemplang. Parang ganun. Para sa nag-i-start ng mag-downhill. Tsaka, or pwede ka rin mag-enduro, crossover ng downhill, in between downhill and cross-country. Tapos, from there, medyo nakakapag-adjust na, pwede ka na mag-downhill to go big na, parang gano'n. Ang mapapayo ko dun sa mga baguhan, huwag ma-pressure, lalo na pagka pumasok ka sa mountain bike. Number one, yung pag nag-mountain bike ka, syempre outdoor. Marami dyan yung mga may hirap na trails. Huwag pair sa inyo yung sarili na ma-ride. Mas maganda, nandun ka sa side, nung safe side. Kesa nung to be sorry. So, mas maganda, dahan-dahan yung progression bago matuto. Tsaka willing to learn. Tapos sali ng mga clinics or magpaturo dun sa mga marurunong o mga galing na. Bago mag-step up ng level. So, yun. Tsaka number one, enjoy. Enjoy mo yung biking kasi hindi lang siya healthy lifestyle. Tsaka hindi mo naiisip na exercise eh. Naiisip mo yung more on fun, adventure. So, it's all about having fun. Number one, safety tips, helmet. Siyempre, pinakainingatan sa lahat yung ulo. Number one yun. No, pagka walang helmet. So, yun talaga. Pero kasi pag nagsisimula ka magbike, hindi mo naiisip yun eh. Kasi tsaka arang ayaw natin magsuot ng helmet. Yun yung parang naging kasanayan ng Pilipino. So, safety-wise, unahin natin yung helmet muna. Tapos, kung nas nagiging aggressive, doon pwede na mag-add-on ng mga elbow pads, knee pads, or even chest pro or full-face helmet. Kasi, mas naniniwala ako na mas matututo ka kapag hindi ka nasasaktan o nadidisgrasya. Mas safe. Pero, hindi naman part talaga ng mountain biking yung sisemplang ka eh. Pero, mas napiprevent yung less injury. Mas safe. Pero mas mahal pa rin yung sinasabi kasi ng iba doon, mahal mag-invest sa gamit. Pero ang masasabi ko lang, mas maganda na mag-invest ka sa mga gamit like helmet, pads, or even chest pro. Mas mahal kasi yung pag na-disgrasya ka na, hospital, mas mahal yung kaysa sa gamit. So yun, number one, safety talaga. Para naman doon sa mga seryoso ng riders, lalo na yung mga nagre-race, number one, pag nagre-race ka na, so nagsimula ka beginner, matututo ka niyan. More on tackling the course, handling, basics, ganyan. Pagka medyo marunong ka na nun, lalo na pag pumasok ka sa racing side, mas more on fitness naman yun. Kailangan siyempre pag kumakarera ka, dahil ikaw yung makina, kailangan siyempre malakas yung endurance mo, yung lakas mo, strength, balance. Yun, dapat kompleto yun as a whole. At siyempre, kailangan yung bike mo, alagaan mo din. Kasi yun yung armas mo sa gere. Tip ko para sa mga season racer. So, number one, ano ba talaga yung gusto mong ma-achieve? Ano ba to? Gusto mo maging finisher lang? Gusto mo bang maging number one? Kung gusto mo makatapos lang, siguro yung focus mo mga less. Sabihin natin mga 50%. Kung gusto mo siyempre top of the box, kailangan siyempre all out mo, bigay mo lahat. Eh siyempre, yung mga kalaban mo, hindi naman mag-easy yun. So, kailangan train harder,
tapos ano, smarter. Tapos syempre, sasamahan mo rin ng luck 'yun. Paano nakukuha 'yun? Syempre, samahan mo ng pakikiusap sa taas. Sa mga tinuturuan ko din, pag ginawa mo naman yung assignment mo eh. Kunyari, sabihin natin, ito yung programa mo, nag-training ka, tapos race-wise, bike mo, maayos, mga lahat yan nasa tamang direksyon, eh napakaliit na yung margin of error nun. Pagka ginawa mo lahat yun, kahit sabihin natin 80 to 90% yun, siyempre yung chance mo na magkamali sa race o makakuha ng panalo, maliit na lang yung chance nun. Pero kung hindi mo ginawa yung assignment mo, siyempre, huwag ka naman mag-expect na ano ka, mag-champion o top of the box, parang gano'n. Pero meron pa rin siyempre, hindi natin maiwasan yung siyempre, minsan sinuswerte ka or nakaka-champa. Kung siguro, malakas ka mag, mas mata, malapit ka sa taas, makabibigay sa'yo. Yun. 'Yempre mas nagugusto ko yung maalala ng tao yung siyempre yung good times, yung nagpasaya sa atin sa sport, ano yung mga gandang bagay na ibigay sa atin ng sport. Yung na-contribute ko rin ng mga gandang bagay, hindi lang sa riding, kumbaga yung within community, yun. Saka hindi lang sa competition. Kasi alam naman natin lahat naman 'yan bike race lang eh, pero saan ba tayo masaya? Ano ba yung nagpapasaya sa atin? Yun. One word, mahirap yun ha. Passion in mountain biking. Kasi ito yung nagpapasaya sa buhay ko eh. Yun.